Si Jason ay isang security guard sa isang art gallery na pag-aari ng isang tycoon sa Makati. Madalas ay nagpapanggabi siya ng shift dahil mas gusto niya ang ganong ambience, tahimik at hindi matao. Siya lang at ang kanyang kaibigan o partner na si Alex ang madalas mag-duty ng gabi dahil kinatatakutan ang gallery. Ito'y dahil sa mga nakapangingilabot na mga pangyayari dito. Marami na nga sa mga CQ dito ang nagpalipat ng lugar dahil sa takot at mga kakaibang karanasan. Nang gabing iyon ay naka-duty itong si Jason at bago magpalit ng araw o sa kinahating gabi ang oras ng kanyang rubing sa loob ng establishmento. At katulad ng mga dating gwardiya na nakasama niya, madalas ding makaramdam itong si Jason ng kakaiba sa tuwing nag-iikot na siya. Pero binabaliwala niya lang ito. Kahit paminsan ay nagpapakita na nga sa kanya ang ilang mga hindi maipaliwanag na bagay. Katulad ng batang babae at matandang lalaki. Para kasi kay Jason ay hindi naman siya sasaktan ng mga ito. Kaya naman walang dahilan para matakot. Ayon nga sa mga matatanda, matakot ka sa buhay, hindi sa patay. Kaya naman yun ang inaabatan niya dahil baka masalisihan siya ng mga mandorobo dahil nga sa milyong-milyong halaga ng binabantayan niya. At hindi pwedeng aantok-antok sa tuwing naka-duty siya. At sa tuwing umiikot na nga siya, madalas na pagkakataon ay napapahinto siya sa isang malaking portrait ng isang magandang babae sa isang bahagi ng gallery. Dahil pakiramdam niya ay tila buhay ito at nakikipagtitigan pa sa kanya. Napapakusot na nga lang siya ng mata dahil sa kanyang imahinasyon. Pero kahit papalayo na siya dito ay iniiwanan niya pa rin ito ng sulyap sa hindi niya malamang dahilan. Matapos ang pag-ikot niya, nagpa siya itong si Jason na magtimpla muna ng kape. Pero naaalala niya na hiniram pala ni Alex ang initan niya ng tubig. Kaya naman niradyohan niya na lang ito. Pero hindi ito tumutugon. Tulog na naman siguro. Nawika na lang ni Jason sa kanyang sarili. Kaya naman pinuntahan niya na lang ito sa likod kung saan ito naka-assign. Hoy! Tulog ka ng tulog. Alam mo sa ginagawa mong yan, pagising mo, patay ka na. Mukhang nakikipag-romansa ka pa sa panaginip mo. Muungulungol ka pa dyan. Wika ni Jason. Pero nakatulala pa rin itong si Alex na muli namang nagulat nang muli rin itong tapikin ni Jason. Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Muling tanong niya dito. Sama ng panaginip ko pare. Sinasakal daw ako ng babae. Medyo humihingal pang wika nitong si Alex. Natawa naman si Jason dito. Babae pala eh. Paano ka nasakal nun? Hindi mo ba kaya tanggalin yung kamay sa leeg mo? Patuloy natawa ni Jason. Yun nga eh. Kahit anong piglas ko, hindi ako makaalis sa pagkakasakal sa akin. Ang lakas niya. At galit na galit siya. Alam mo, kung hindi mo ako tinapik pare, baka binangungot na ako dito. Tsaka pare, huwag kang mabibigla ah. Bahagyang wika ni Alex. O bakit ano yun? Tanong naman ni Jason sa kanya na biglang nagseryoso nang makaramdam siya ng takot sa kung ano bang sasabihin nitong si Alex. Pare, yung babae sa panaginip ko. Siya yung babae sa loob ng gallery. Ha? Sinong babae? Gulat na tugon ni Jason.
yung nasa painting, pare. Sa tinuran ni Alex ay alam na ni Jason kung sinong babae ba ang tinutukoy nito. Nakaramdam tuloy siya ng pagkabalisa paanong nangyaring pumasok sa panaginip ni Alex ang babaeng nasa painting. Tanong niya sa kanyang sarili. Huling rubing na iyon ni Jason bago mag-umaga. Medyo nakakaramdam siya ng kaba dahil naaalala niya ang panaginip ni Alex. Dahil sa pagkakataong iyon ay mapapadaan na naman siya sa tapat ng lumang painting. Bagaman nakakaramdam ng bahagyang takot, nangingibabaw kay Jason ang lakas ng loob. Dahil likas nga siyang hindi naman talaga matatakotin. Muli pa niyang tinapatan ang misteryosong painting. Doña Justiniana Innocencia, circa 1756. Muling basa ni Jason sa nakasulat sa description na ilang beses niya na rin namang nabasa. Doña Justiniana. Paulit-ulit at pabulong niyang wika. Kung totoosin ay wala namang balak imbestigahan pa ni Jason kung sino ba yung Doña Justiniana na nasa obra. Pero alam niya sa kanyang sarili na may lihim talagang kababalaghan ang bumabalot sa painting na ito. Bit-bit niya ang ganong isipin hanggang siya ay makauwi at makatulog. Pag-duty ni Jason kinagabihan, ikinagulat niya agad ang ibinalita sa kanya ni Alex. Pare, alam mo ba yung balita? Bungad sa kanya nito, sa kanilang guardhouse habang nagsusuot sila ng uniforme. Bakit ano yun, pare? Tugon naman sa kanya ni Jason. Nabenta na pala sa bidding si Justiniana, no? Tinutukoy ni Alex ay ang misteryosong portrait. Balita ko yung may-ari ng isang mulang nakabili, yung mall dyan sa may business area sa Cumembo. Wika naman ni Alex. Habang nakikinig ay nag-iisip naman itong si Jason. Idinisplay sa mall ang lumang painting na iyon dahil mahilig sa painting ang may-ari ng mall na si Mr. Mondragon. At noong gabi ring iyon, sa pag-ikot ng isang security ng mall, habang chinecheck ang mga pintuan at mga kandado. Ito'y malapit sa opisina kung saan nakalagay ang painting. Mula sa kanyang pagkakayuko, pagtingala niya ay tumambad sa harap niya ang isang babaeng sinauna ang kasuotan at nanlilisik ang mga mata nito. Maya-maya lang ay bumagsak nang wala ng buhay ang security guard. Naglalaro naman sa kanyang cellphone itong si Jason nang mapakinggan sa kanyang maliit na radyo ang balita kanina lang ang pagkamatay nga ng kapwa niya security guard sa isang mall. Alam ni Jason na ito yung mall kung saan naroon ng painting. Kaya naman nabalot siya ng pagtataka. Paanong nangyaring doon pa may namatay sa lugar kung nasaan sa mga pagkakataong yon ang hinihinala nilang painting na binabalot ng kababalaghan? Kaya naman matapos siya mag-out kinaumagahan ay sinubukan niyang dumaan sa nasabing mall na sarado pa sa mga sandaling iyon. Sinubukan niya munang magtanong sa isang gwardiya dito. Pare, ano bang balita sa namatay na gwardiya diyan kagabi? Ano daw ba nangyari sa kanya? Tanong ni Jason dito. May sumakal sa kanya, par. Pero hindi malaman kung sino. Iniimbestigahan pa nga yung kaso. Bakit kakilala mo ba siya? Tanong kay Jason ng sikyo. Hindi naman. Nabalitaan ko lang kasi. Siya nga pala, pare. Guard din kasi ako. Diyan sa La Concordia sa art gallery. Sa inyo pala galing yung tatlong painting na nakadisplay sa opisina ni boss kung saan nakita yung bangkay ng kasamahan namin kanina. Mabuti na lang at pang umaga ako. Kahit kasi may baril ka, kung tatraydorin ka naman ng mga manluloob, todas ka pa rin. Wika ng security guard. Bakit pare may nawawala bang bagay sa loob? Muling tanong ni Jason. Yun nga ang nakapagtataka, pare. Walang kahit anong nawala sa lugar. Wala ring bakas na pinasok ang mall. Lahat tuloy ng kasamahan naming panggabi ay suspect.
Pag minamalas ka nga naman, napapakamot na ulo na wika ng gwardya. Ah, ganun ba pare? So, salamat ah. Paalam ni Jason dito. At sumaludo na lang ito sa kanya at ngumiti. Lubhang nahihiwagaan itong si Jason sa pagkamatay ng kapwa niya, gwardya. Iniisip niya kung isa ba itong kababalaghan o isa bang krimen. Kinahapunan ay muling dumaan itong si Jason sa mall at nagulat siya dahil sa dami ng tao dito na tila may mga nakikiosyoso sa kung ano bang nangyayari. Maya-maya ay natanaw na lang niya ang isang tila bangkay na natatakpan ng kumot sa isang stretcher. Ito'y bitbit ng mga tauhan ng ambulansya. Marami ring media sa lugar sa pagkakataong iyon at naririnig pa niya ang pag-uulat ng isa sa mga ito na hindi kalayuan sa lugar niya. Hindi pa man nareresolba ang unang kaso ng pagpatay dito sa Escalera Mall ay muli na namang may natagpo ang bangkay sa isang banyo na hinihinalang pinatay. At katulad ng naunang biktima ay pinatay din ito sa pamamagitan ng pagsakal. Ito ang bungad na ulat ng reporter. Napapailing na lang itong si Jason dahil dito. Naisip niya na walang pinipiling oras ang salarin at nagagawa na itong pumatay kahit pa sa umaga. Sa tingin ni Jason, sa itong kababalaghan. Ipinagtaka niya naman ng gabing iyon ang hindi pagpasok ni Alex sa trabaho. Kaya naman napilitan tuloy mag-street ang kasama nilang pang-umagang gwardya na si Boyet. Ito ang makakasama ni Jason. Pre, ano daw bang dahilan ni Alex? Bakit di ro ba siya makakapasok? Tanong ni Jason kay Boyet. Ewan ko nga doon sa mokong na yun. Bad trip nga eh. May seminar pa naman ako ngayon sa networking niya sa may North Avenue. Nakakaya tuloy sa ka-chatmate ko. Siya pa naman nag-invite sa akin. Baka hindi na ako replyan nun. Sa mga winikang iyon ni Boyet ay wala namang tugon itong si Jason. At minabuti na lang niyang tawagan si Alex pero hindi naman ito sinasagot ang kanyang tawag. At sa gabing iyon, sa muling pagrurubing nitong si Jason, dinaanan niya muna itong si Boyet sa likod para kumustahin ito. Pero naabutan niya itong nakanganga habang natutulog at nakaiwas sa kamera. Hinayaan niya na lang ito at dumiretso na lang siya sa loob ng gallery. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Alex, kaya naman agad niya itong sinagot. At nagulat siya dahil lang humahagulgol nitong asawa ang kanyang narinig. Jason, wala na si Alex. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Gulat na tanong ni Jason. Naabutan ko sa kwarto. Hindi na siya humihinga. Nangangatal na wika ng asawa nitong si Alex. Natulala naman itong si Jason. Alam niyang hindi na talaga pangkaraniwan ng mga nangyayari. Matapos ibaba ang CB, napahimas na lang siya sa kanyang noo at sa kanyang buhok. May kutob siya na may kinalaman nga dito ang lumang painting. At habang nasa ganong kalagayan, ay naramdaman ni Jason na may biglang dumaan sa kanyang tagiliran. Bagaman hindi niya ito buong nakita, napansin niyang isa itong babae na nakasuot ng sinaunang kasuotan. Binalot tuloy siya ng hilakbot, lalo na't naaalala niya si Justiniana. Naisip niya na baka ito ang nahagip ng kanyang paningin. Mabilis siyang kumilos para tingnan ang dating pwesto kung nasaan nakalagay ang painting nito. Sa pagkakataong iyon ay isang landscape painting na ang nakalagay dito. Ipinagtaka ni Jason kung bakit nananatili pa rin si Justiniana sa gallery. Gayong wala naman na dito ang painting. Minabuti niya na lang na lumabas para tunguhin si Boyet dahil nag-aalala siya dito. Pero sa pagkakataong iyon ay naabutan niya ito na nagkakape habang nakikipag-video call sa ka-chatmate nito. Pare, may mahalaga akong sasabihin. Mamaya na kayo mag-usap.
delikado ang sitwasyon natin ngayon dito. Wika ni Jason kay Boyet. Ha? Gulat na wika ni Boyet. Ang KJ mo naman pare. Ngayon pa nga lang kami mag-uusap ni Jolene. Ang labo mo ah. Pare, unahin mo pa ba yan? Kesa sa buhay mo. Medyo naiinis na wika ni Jason. E ano ba kasi yun? Hindi nga kita maintindihan eh. Nagtatakang tugon naman ni Boyet. Alam mo yung painting ni Justiniana? Nagmumulto yun at pumapatay ng tao. Pinatay niya yung mga guard sa Escalera Mall at si Alex. Ano? Patay na si Alex? Gulat na wika ni Boyet. Oo, patay na siya kanina. Pinatay siya ni Justiniana. Dahil sa nalaman, agad nagpaalam si Boyet sa kanyang ka-video call at mabilis na ibinulsa ang kanyang cellphone. Maya-maya ay nakarinig sila ng yapak ng paa sa loob ng gallery. Napalingon sila sa loob nito. Dahil sa lamin lang naman at natanaw nila ang isang babaeng nakabihis na katulad ng bihis nitong si Justiniana. Dahil sa lamin lang naman ang gilid ng gallery. Binalot sila ng hilakbot sa kanilang nakita. Pero napansin ni Jason na hindi yata ito si Justiniana. Teka pare, parang hindi siya si Justiniana. Mabilis na inangat ni Jason ang kanyang flashlight para siguraduhin kung sino ang nagmumultong babae. Namukhaan naman ito ni Boyet. May kamukha siya. Kamukha niya yung isang painting na nasa archive. Wika ni Boyet. Yung painting na binalot namin sa archive area. Pinabalot sa amin yun ni Mr. Buenavista. Magkasabay kasing dumating yung painting na yon at yung painting ni Justiniana. Hindi mo na kasi nakita yon kasi panggabi ka lagi, diba? Wika ni Boyet. Doon na pag-alaman ni Jason na baka konektado ang painting na iyon sa painting ni Justiniana. Maya-maya lang ay biglang naglaho ang babae sa loob ng gallery. Kailangan nating tingnan ang sinasabi mong painting. Wika ni Jason. Natatakot ako pare, tugon ni Boyet. Mamamatay tayo kung hindi tayo kikilos, Boyet. Tara na! Sa winikang iyon ni Jason ay napilit nang sumunod sa kanya itong si Boyet. Agad nilang binuksan ang painting na nasa kahon pa pagpasok nga nila sa archive area. Tumambad sa kanila ang painting na kahawig niya ni Justiniana. Juliana Inocencio. Sa tingin ko, kapatid o kamag-anak siya ni Justiniana. Kamukhang magkamukha sila. Sinubukang tignan ni Jason ang likod ng painting at nagulat sila sa kanilang nabasa. Curse Paintings of Inocencio Sisters. Huwag na huwag niyong titingnan ang kanilang mga mata. Yun ang mga katagang nabasa nila. Anong ibig sabihin nito? Wika ni Boyet. Tingin ko, lahat ng sino mang tumitig sa mata ng dalawang painting na ito ay mamamatay. Papatayin nila. Wika ni Jason. Paano yan pare? Tumingin tayo sa mata, di ba? Ibig ba sabihin nun, mamamatay na tayo? Ayoko pang mamatay pare. Natatarantang wika ni Boyet. Hindi ko alam. Tugon naman ni Jason. Maya-maya ay muling nagpakita sa kanila itong si Juliana at sumunod dito si Justiniana. Pare, anong gagawin natin? Sirain natin yung painting. Yun lang ang naisip ko. Wika ni Jason. Kaya naman agad nilang sinira ang painting nitong si Juliana hanggang sa magkapira-piraso ito. At dito nga mabilis na nawala ang multo nitong si Juliana. At maya-maya ay ganun din itong si Justiniana. Bigla rin itong naglaho. Doon na lang nakahinga ang dalawang sikyo mula sa pagkakasindak. At kinabukasan, bagaman kinagalitan itong si Jason at Boyet ng kanilang mga boss dahil sa pagsira nila sa isinumpang painting,
Nagbigay naman sila ng paliwanag dito. At dahil dito ay minabuti ng may-ari ng gallery na si Mr. Buenavista na iabswelto na lang sila dahil may pagkakamali rin siya na hindi niya pinaniwalaan ang nakasulat sa likod ng mga painting na iyon na nabili pa niya sa La Union. Hindi niya kasi inaakalang totoo pa lang isinumpa ang mga ito. Nabanggit pa nga sa kanya ng dealer nito na magkapatid daw itong sina Justiniana at Juliana na parehong niloko ng isang Kastila. Dahilan para magkasabay pa silang kitilin ang kanilang mga buhay. At nangako ang mga ito na babalik at maghihiganti. Ipinagtaka naman ng otoridad ng Escalera Mall kung bakit biglang nawala ang imahe ni Justiniana sa painting nito. Walang hiya painting to ah. Nilayasan niya yata tayo ng babaeng yan. Nawika na lang ni Mr. Mondragon na may-ari ng mall. Sa kalaliman naman ng gabi, sa loob ng isang bodega, kung saan itinambak ang painting nitong si Justiniana na nawawala na nga ang imahe. Ngunit sa pagrurubing ng isang gwardya at nang matapatan niya ito ng ilaw, ay namasdan niya dito ang imahe ni Justiniana.